kababas, ito na po ang ating finished product ng ating chicken cordon bleu. Kanina, habang piniprepare ko yung chicken cordon bleu natin, nakagawa na rin po ako ng mashed potato, tsaka yung pang side dish natin na broccoli na in-steam. So, kahit hindi ka mag-rice, meron ka rin namang mashed potato, or kung gusto mo ng kanin, okay lang din naman. So, ang gagawin natin, tikman na natin ito. Isgahan na natin kung ano ang lasa niya. How is it? Sarap. Okay din yung lasa ng to. Yung chicken luto na siya. May cheese pan lang sa loob. Tapos, mashed potato, tignan natin. Binlog mo na ba yung mashed potato? Hindi pa. Kung pabahin ko sa ginawa. So, next. So, perfect yung mashed potato, chicken cordon bleu plus gulay. Kaya hindi ka na magkanin. Masarap. Mga kababas! Makmabulunan ako. Bulog ko na. Medyo nahirapan ako. Mga kababas, kung gusto niyo pong malaman itong dish niya to, kung paano ko ginawa, alam niyo na ang gagawin niyo. Please keep on watching! Hi mga kababas! Good morning! Welcome back again sa ating YouTube channel. Ito na naman po ang Bawapis Kitchen. So for today, kasi medyo special day ngayon kasi it's Valentine's Day. Happy Valentine's mga kababas sa inyo dyan. All over the world. Happy Valentine's po. So for today, since ganito nga yung sitwasyon natin, magluto na lang tayo sa loob ng bahay. At dito na lang tayo magkain. I mean, dito na lang din tayo mag-date or mag-celebrate ng ating Valentine. So, ang gagawin natin, ito na naman ako sa suwi. Marami po akong baon. Pasensya na po kayo. Ang lulutuin natin, chicken cordon bleu. And we're gonna cook this chicken cordon bleu, titry natin na gamitin yung ating NutriCook para at least hindi pa rin tayo gagamit ng maraming mantika kasi di ba pina-fry yun. So, ang mga kakailanganin natin, so, chicken breast. Obviously. Okay, na tender ano ko na siya, na pok-pok ko na siya kanina. Alright. Yan, so 4 piece lang. Dapat na malalaking chicken breast. Tapos, we have egg. Yung nilalagay talaga doon, ham. Since wala naman kami mabibiling ham na ano dito, puro beef at saka turkey chicken lang, mas pinili ko na yung smoked turkey. So, ito na lang. Iti-try mo yan. Yes. Tapos, cheese. Ito ang nabili namin. Yung pang sandwich siya. Tapos, breadcrumbs. We have garlic powder, pepper, paprika, salt, olive oil, milk. Kailangan din natin ng toothpick. Yan. So, explain ko mamaya kaya meron akong mustard flour at saka itong ating and the parmesan because I will make yung sauce ng ating chicken cordon bleu. Para hindi naman siya boring na ganun lang, diba? At least may kasama pa rin siyang sausawan. So, mga kababas, so na naman. Let's start. Ang gagawin po natin, since na-tenderize ko na itong chicken breast, itimplahan po muna natin ito ng imimix natin dito sa isang lagayan yung mga kailangan natin. Like yung garlic powder. Yan, garlic powder. Ito yung pang-titimpla natin dun sa chicken natin. Siguro mga teaspoon lang yan. No. Teaspoon yan po, kasi malaki lang. Ilang teaspoon yan? One lang siguro. It's tablespoon, I think. Ayun pala, tablespoon, sorry. Tapos, lagyan natin siya ng pepper. Kung anong gusto niyo gamitin ito, black pepper, white pepper. So, tigo 1 teaspoon. Okay, tapos, salt. Tapos, ano ba yung nyo dito? Ayun lang, tatlo lang. Salt, pepper. The other one, garlic. Yun, ito pala, paprika. I forgot, sorry. So, paprika, lagyan natin siya. Nakakadagdag din kasi yan ng lasa. Oh, sa chicken. Yes, I agree. May nakaka
pagpadagdag siya ng asin. So, inubos ko na. So, mix all together lang. Tapos, ang gagawin natin, itong chicken natin, ilalagay natin siya sa malinis na dalayan. Tapos, si-season natin siya. So, as you can see, mga kawawas, yan. So, na-flatten na ng berry right dyan. So, i-season mo lang lahat ito. So, make sure na malinis yung kamay mo. Yan. Tapos, syempre, yung other side. Tapos, lahat tong mga chicken breast na nagawa natin. After natin, mga kababas, na-season ko na siya. Yung apat na ating chicken breast. Ang gagawin natin sunod, dalagay natin ito ng palaman, di ba? Yung palaman na ilalagay natin, itong smoked turkey, tsaka yung cheese, saka natin siya i-roll. Kailangan po ng gunting. Okay. So, depende sa inyo kung anong gusto nyo gamitin, mga kababas. Kung nasa Pilipinas ka, may ham, much better. Mas masarap? Yes. Kasi syempre, ano yun eh, baboy yun eh. So, ilagay mo lang dito. Siguro kasha dalawa. Mm-mm. I-overlap na lang dito. Ayan. So, yung chicken breast nyo, ayan, ilagay nyo ng tag-isang ganyan. Lahat ng chicken breast, ganyan yung gagawin mo. Tapos, yung cheese, lagyan natin sa ng cheese. So, dalawa din sa isang chicken na breast. So, yung cheese na ginamit ko, yung pang sandwich lang. Kung may mabili din kayong iba or Swiss na cheese, much better yun alam ko. Kasi mas okay. Ano ba pinagkaiba ng Swiss na sinasabi? Kasi ano yun eh, mas makapal tsaka hindi siya ganun kabilis mag-melt. Okay. But I think that's the reason. So, lahat ng chicken breast natin, ganyan yung gagawin natin. So, unahin ko na muna yung dalawa. Tapos, ipapakita ko sa inyo kung paano yung pag-roll. Yan. So, for sure, I think masarap ito. This is my first time to make this. Hindi pa ako nakagawa nito. Mm-mm, yeah, first time. So, ang dahil gagawin natin, na, ano? Valentine's Day. Valentine's Day. Wala kaming pang-date. So, yung chicken, i-roll mo siya. Oh, wait. Let me show you. Yan. Di ba, pinalaman mo na yung, ano, yung turkey. Tapos, i-roll mo yung chicken. Ganyan siya. Okay. Tapos, para matawag dito, ang tawag dun? Para stay siya or hindi masira. Oo, ganyan. Lagyan mo siya ng toothpick. Okay. So, ibig sabihin, nakasear na yung ano natin. And then, yung... Yan. So, ganito po lahat yung gagawin nyo sa inyong chicken. Yan. After nyo maroll lahat ng chicken nyo, you need the... another lagayan para dun sa ating pangalan nito, breadcrumbs. So, dun natin i-dip yung ating chicken. Yeah. Madali lang naman sa actually gawin. So, hindi naman ganun kamahala ng mga ingredients. So, lagyan natin ito. Para mas masarap, isang reason din, kaya nilabas ko itong parmesan cheese. Oh, lalagyan mo. Is to put this one, yes. Para may lasa din cheese yung outside niya. So, not too much. Exact ano lang, amount lang dun sa ating breadings. So, mix mo lang yan. So, syempre, yung lasa ng parmesan, medyo maalat-alat na rin yan, di ba? Mm-hmm. Tapos, ang gagawin natin, itong chicken, we're gonna dip it here sa egg bago natin siya i-roll dito sa ating breading. So, make sure na naka-secure at naka-sealed mabuti itong ating tawag dito, chicken. So, lagyan natin dito ng isa. Okay. Para hindi siya masira. Oo, mag-close siya. Yan, habang nag-experiment. So, yan mga kababas. Tingnan nyo. Tingnan na siya. Gawin natin, i-dip natin to dito sa egg. Okay? Make sure na dip nyo siyang mabuti. At make sure din na malinis nga ang inyong mga kamay. Kasi ito ay inyong kakainin later. Okay. Ayan, okay na siya. Lagay mo na siya dito sa breadcrumbs. So, make sure na matabunan ang ating
chicken. Ayan. Okay na. Tapos, ilalagay mo lang siya sa malinis na lagayan. Next. Yun nga lang, marami tayong mga lagayan na kakailangan. Siyempre, tarik-tarik tayo. Meron tayong itlog. Meron tayong red grass. So, tulasan nyo natin. Malinis. Ayan, ilipat na natin siya dito. Nakita nyo mga kababas. So, ganito lang yung lahat yung gagawin nyo. Same procedure dun sa iba pang natitira. So, we'll be right back kapag isasalang ko na siya dito sa NutriCook. Okay? Mga kababas, ito na. After ko na ng breading ang lahat ng ating chicken breast, ilalagay na natin siya dito sa ating NutriCook at mag-start na tayo. So, isa-set ko muna to into 180 degrees Celsius in 20 minutes. Tapos, double-check natin siya kung luto na ba siya or hindi pa. We can add another time. Ayan. So, buksan natin. Oh! Makikita nyo mga kababas, dito ko naman nilagay sa ilalim. Kasi natatanggal, papakita ko sa inyo, natatanggal naman dito. So, dyan. Para at least secure pa rin yung mga tutulo kung may mantika man or what. Ayan. Hindi siya mahirap hugasan or linisin. Yun yung purpose. Pero it's up to you kung gusto nyo lagyan or hindi. So, magsalang na tayo. Yung malaki kaya mo yung lagay natin. Okay. Then, next. Another bean. So, dalawa lang yung kasha. Dalawa lang tayo. Kung ba ito. Okay. Isasalang na natin siya. Pero, para hindi siya ma-super dry, gawin natin, patakan natin siya nitong olive oil. Mm-hmm. Konting-konti lang. Sabihin na natin isang ano, ganito. Kasi, di ba, nagda-dry. Nagda-dry ang kanyang ibabaw kapag ka para at least may konting ano lang siya. Oil. Huwag sobrang dami. So, let's try to put it here inside our so, close na. Secure na siya. Saksak na natin. Papatugtugin na natin ang ating mga project. On. So, naka-180 siya, i-less natin 180. Tapos, yeah. Wait for the minute. No, check. Dito sa ilalim ng degrees. Na. Yan, yung minutes. 20. Okay, so, play button. And let's dance. So, hintayin natin siya 20 minutes. Double-check natin later kung luto na ba siya o hindi pa. And we'll be right back, mga kababas! At mga kababas, kanina sinalang natin siya ng 20 minutes, tama? So, tinignan ko siya, tapos kinat ko yung loob, hindi pa ganun kaluto siya. So, nag-add ako ng another 10 minutes, tapos binaligtad ko yung chicken. So, ito na siya. Yeah. So, luto na siya. Nakita nyo, nag-melt na yung ibang cheese. Yan, yeah, nag-melt. So, ikakat na natin ito. So, dapat talaga yung sinasabi mong Swiss, kasi mas matagal talaga siyang Isang ka na, hindi ka here. So, gagawin natin. So, yan, nakita niyo ba kinat ko? Yan, tingnan niyo yung loob. Ito na siya. May cheese pa ba? Yes, may natira pa naman at may din nasunog na siya. Anyways, okay. It's, ano no, first time. Yes. Yan. Gagawin natin mga kababas, slice na po natin ang ating mo chicken. Luto naman na yung loob. Yes, smells good. Spicy natin yung isa. Chicken cordon bleu without the cheese. Nag-melt yung cheese. So, mas maganda, yeah. Bumili kayo ng mas magandang queso. Kasi yung queso na binili natin, wow. May natira bang cheese? Meron naman. Ayan, meron konti. While we are waiting, so kailangan ito, may sauce, di ba? Gagawa tayo muna ng sauce bago tayo kapain. Pinakita ko lang sa inyo kung luto na ba talaga siya dun sa ginawa natin na pagsalang kanina 20 minutes. Nag-add tayo in 180 degrees. So, naluto naman siya.
isasala natin itong natira mamaya, gagawa lang natin. So, kailangan natin ng frying pan. Simpleng sauce lang din yung gagawin natin. So, sinisan na natin ito. Low heat lang kasi magsasalang tayo ng butter. Konting butter lang. Pag nag-melt na yung butter natin, low heat lang sa mga kababas kasi yung ating butter baka masunog yan. Lalagyan natin ito ng konting flour. So, hayaan nyo lang mag-melt yung ating butter. Ayan mga kababas, nag-melt na ang ating butter. It's the time na lalagyan natin siya ng flour. Konti lang na flour. Mga 1 teaspoon. Tablespoon. A tablespoon. Ayan lang. Nalilito talaga kasi ako dyan. Teaspoon is small. Yan. Kasi parang gagawa ka lang ng gravy. Ganun yun, di ba? Gumagawa ka ng gravy butter. Pero yun, nilalagyan siya ng chicken stock. Anong tawag dyan sa sauce na sauce alapi. Sauce alapi, mustard, tembua. Minsan kasi kung ano lang maisip ko. So, sarili mong gawa yan? I mean, sarili mong recipe ng sauce? Yes. So, mag-invento tayo sa isip nyo, masarap ba sa uwa. So, nakita nyo, nag-mix na siya ng mabuti. Lagyan na natin ito ng gatas. So, fresh milk. Hintayin nyo matunaw or maluto yung ano. Makikita nyo naman kung magtitik yan. Kasi diba ano siya flour. So, hindi pa enough yung gatas. Kailangan ba ano? Malamang. Parang saucy ang dating. Konti. Medyo watery, ganun? Yes. Okay. So, thick pa rin siya, diba? So, dagdagan natin. Ubusin natin. Pwede kayong mag-add ng water kung gusto nyo. So, feeling ko mag-a-add ako ng tubig para kasi medyo lumabnaw siya. Kasi naubos na yung gatas ko eh. Wala na ba doon? No more. Tref? So, mag-a-add ako ng tubig para maging smooth yung ating. Ayan mga kababa, so dinagdagan ko siya ng water, tapos dapat maging ganito yung itsura niya, yung hindi siya sobrang thick. So, gagawin natin, titimplahan na natin ito. Ito lang naman nalagyan natin, yan, salt. Pepper. Tapos mix mo lang. Mabuti. Tapos lagyan natin siya ng konting mustard. Saka huli natin ng ating konting-konti lang kasi ano to eh, di ba maasim ang mustard. Baka hindi mo magustuhan ba. Para lang magkaroon siya ng kulay na madilaw. Yan lang ba yung purpose niya? Hindi naman. Yung lasa din siyempre. Okay. Na-mix mo ng mabuti eh. Lagay na natin yung parmesan. Tapos after nyan, titikman natin ito. Oh, okay na ba ng alat? So, parmesan cheese. Ako, paborito ko ito. Mahilig din ba kayo dito? Kahit anong cheese favorite. Yung dapat cheese. Sa pasta, ganun. Yeah.
Kaya hindi ko yan nilalagay. Sound the mukal ng Kevin. Pag na-mix nyo na siya, na-combine na lahat ng ingredients na nilagay nyo dito, pwede nyo siyang tikman. Tikot na natin. Lang sa alat. Pwede nyo naman dagdagan. Kulang pa siya sa alat. So, more salt. Yes. Salt. Parang gusto ko pa siyang dagdagan ng parmesan. Then do it. Di ba siya maganon ka-cheesy? Yes. Pero may ano na siya. Lasa na siya. Tatabangan pa kayo. Pwede nyo dagdagan ng alat. So, gusto nyo may maraming pepper. Lagyan nyo rin yung pepper. Lagyan nyo chip na siya. Okay, last time. Tignan natin siya. Tapos, lagyan natin yung mag-pusin. Mag-happen nyo yun. As in, all throughout, ano, naka-low heat lang siya, no? Yes, kasi mag-ano yan, masusunog yan, pag nilaksan mo yan. Okay na siya? Yes. Now, we're gonna turn off the heat and isasali na natin siya. And let's prepare our finished product. Papakita ko sa inyo. We'll be right back. Mga kababas, ito na po ang ating finished product. At kung nagustuhan niyo po ang aming dish for today, huwag niyo pong kalimutan mag-like, subscribe, comment down below na rin po kayo kung may mga gusto kayo para to kay Babapis Kitchen or mga suggestion na gusto niyo ipagawa sa amin. At pindutin ang notification bell para updated ka sa lahat ng i-upload ng Babapis Kitchen. Thank you so much mga kababas for watching and see you again on my next vlog. Nabulol pa. Happy Valentine's everyone! Bye!